Okay, so eto na, mga kababayan. So natuloy din ang merger nila. Eh syempre, sabi ko nga, walang negosyante ang magpapalugi. Sipin niyo ho, magkano lang ang ginastos nila? 2. Something billion lang, parang 2.3 lang, 2.7 billion. Ginastos nila, di ba? Para diyan sa kanilang merger. Sabihin man natin na hindi naman sila ang majority diyan sa kanilang joint venture, pero gumastos sila. Eh kung ang utang ho kasi nila sa gobyerno natin is 1.3 billion, tama? No. Plus yung marami pang mga issues sa kanila, like yung lupa. Yan, kailangan pa nilang linawin. Ngayon, ang sabi ho rito ng NTC, dapat daw ay isettle no muna ng ABS-CBN yung kanilang mga issues. Linawin, no? Ayusin yung mga problema nila. Alam mo, problema sa NTC ito eh. Kumbaga ho parang sa bata, bulol. Hindi mo malaman kung ano talagang gustong sabihin. Mauulol ka sa mga pinagsasasabi. Di ba? Bakit hindi ninyo? Eh kung sa bagay, same person pa rin naman yung mga nakaupo sa NTC. What do we expect? Di ba? Eh nung nakaraang panahon lang, Pangulong Duterte. Kung hindi pa talaga na-pressure sila at hindi pa nag-react si Kalida, hindi pa nila tatrabahuin, di ba, na iutos na yung pagsasara ng network. So ngayon nito, bubulol-bulol na naman sila kung ano talaga yung gusto nilang gawin, ano talaga yung gusto nilang sabihin sa ABS-CBN. Now, going back dito sa kanilang merger, hindi ho malinaw sa akin, mga kababayan, ano yung sinasabi na for better content, para sa pagbabalita din, ganyan-ganyan. Kasi kung nag-socio ho sila, hindi ho tama na makapag-airy ang ABS-CBN as a separate entity, just like before. Di ba? Therefore, kung mag-airy ang ABS-CBN, no, gamit pa rin ho yung pagiging katol nila, pagiging ABS-CBN nila. At gamit ang tower, ang WERPA. Alam mo yung WERPA? Power. No? Yung signal ng ano, yung franchise. Ito signal ng TV5. Sumunod ng salita. Yan. Ang tawag yan, bandwidth. Gamit yan. Abay, may malaki yung ano. Di ba? Kinakailangan po ng email yung i-report. Lahat po ng galaw, kinakailangan i-report yan sa Securities and Exchange Commission at doon sa ahensya ng gobyerno na related sa kanilang industriya. Kailangan ho nilang iparating doon, i-report yan. Kaya nga pinagsasubmit sila ng NTC. Kaya nga problema ito, why late? Di ba? Why late? Kasi sa kanyo palang pag-aaralan, dapat bago palang proposal pa lamang ng merger, meron na kayong hinihingi. Dapat nga automatic yan na sinasubmit sa inyo. Bakit late? Ang tanong ba naman eh, kailangan ba lagi na lang kayong pinapaalalahanan? Kailangan ba lagi na lang kayong pinipitik? Diba? Kung lagi kayong kailangan lagi yung pinipitik, you can't be proactive, putragis, ba't di kayo maghanap ng ibang trabaho? Bigyan nyo naman ang sambayan ng Pilipino ng isang decente. No? Bigyan naman kami ng mga matitinong leader. Nabigyan nyo kami ng mga matitinong empleyado dyan sa NTC. Kung hindi nyo kayang maging maratapang, kung takot kayong baka mapapatay kayo, magsilayas kayo, doon na lang kayo sa simbahan. Para kung sakasakali, malapit kayo agad sa bendisyon, paakyat ng langit kung welcome kayo. Di ba? Kasi dapat pag nasa gobyerno ka, matapang ka dyan, may angas ka. Dahil ang binabangga mo, mga aterador sa gobyerno. isa rin ito nagiging rubber stamp eh. Kung kapag ka walang pumuna, hindi rin iimik eh. Di ba? Para saan kayo? Nandyan ho kayo, mga ahensya ng gobyerno, para ho maging proactive, hindi kayo dapat umaasa na may kapag ka merong nagreklamo. Dahil hindi lahat ho ng mga tao nagpa-file ng formal complaint. Ang ginagawa na lang nila, nagngingit-ngit na lang sila sa isang tabi at minumura kayo ng talikuran. Kaya lang dahil sa sobrang manhid kayo, hindi nakakaabot. Di ba? Sa lahat ho ng ahensya ng gobyerno itong sinasabi ko.
sa lahat ng mga attached agencies, GOCCs, lahat kayo. Dapat first and foremost sa inyo, pinangangalagaan nyo ang interest po ng bayan, interest ng gobyerno. Yan ho dapat kayo nakatutok. Hindi baka masaktan itong negosyanteng ito at baka kayo rin hisaktan. Hindi lang makinatatakutan nyo. Takot kayo, baka kayo biglang saktan. Diba? Kahit hindi naman kayo sasaktan. So, igigiit nyo lang ang batas. O, na binubutas nila. Kaya nga ang sabi ni Marcoleta eh. Diba? Pinaiimbestigahan niya ni Congressman Marcoleta. Sabi niya nga, ang nakikita ko, parang circumvention ng batas yung gagawin nila. O, ito na nga sir, ginawa na. Ha? Namadali ang joint venture between Katol and Cinco, 12-7. Diba? Yung Philippine Competition Commission, hanapan din sila ng parang consent dito. Kailangan malinis na maitatag yan. Dapat kunan muna ng opinion ang PCC. Sapagkat yung acquisition o merger o kahit ano pang sabihin nilang partnership, kinakailangan dumaan. TV5, malaki yan. Pagkatapos ABS-CBN, mamonopolize ang industry dito. Kaya nga, sir, ito nga yung sinasabi ko. Ito ang merger na to, ito ang panibagong 7. Diba? Panibago yan, katapat ng GMA7. Dati ho kasi, nung buhay ang Katol, ang GMA7, wala, itsipwera yan. Iyak na iyak yan. Kasi ang GMA7, tapat sa pagbabayad ng buwis. Kaya tuloy, medyo hirap na hirap silang umangat. Diba? Hirap na hirap silang lumago. Hindi katulad ng kalaban nila. Tutrag is yan, magic pala ang binabayaran sa buwis. 6%. Sa pamamagitan ng TESA accreditation. So the first 6 years, libre pa. Ayun ako. Ito, sabi pa niya. Wala bang say dito ang Philippine Competition Commission? Hindi naman ganun. Kaya nga tayo naglatag ng ganitong agency para tingnan ang lahat ng kapakanan ng mga apektadong sektor. Magiging monopoly ito kung tutuusin mo, di ba? Sabi ni, galit na. Ito pa. Sa totoo niyan, mayroon akong resolution na hindi pa lang nabibigyan ng panahon. Kinukwenta ko nga yung value, administrative fine na sa akin talaga ay dapat lamang nasingilin. Yun na nga, base na rin sa mga napatunayan ng mga paglabag. Sana ang NPC ay huwag namang magpakatahimik sa issue ito. And then, ano pa yung statement niya dito? Ito mga kababayan, yung sabi yun. Dun ho sa kanila nga investment agreement nga pala, 34.99, therefore 35% yan. Ng total voting and outstanding capital stock yan, mula sa Kapatid Network. Ang MediaQuest naman, nakakaroon ng 99. Ito ho yung may-ari. 99.67% ang pagmamayari sa TV5 ay makakakuha ng 67.79% kanilang investment agreement. Investment ito eh. What about the activity? What about the broadcasting? Yun ang ating issue rito eh. At issue rin nito ni Marcoleta. Di ba ni Congressman Marcoleta na parang ang circumvention ng batas ito. Kung sila ho mag-i-invest, invest lang. Walang activity. Walang palabas. Yun ang ibig niyang sabihin. At aking ibig sabihin din. Until they already settled. Diba? Lahat ng mga napatunayan doon sa hearing sa Kongreso, nabayaran nila yung dapat bayaran, nasettle nila lahat, then yun na. Kasi dapat kung ganito eh. The point here is this. Kung sila ho magiging qualified para dyan sa merger na yan or joint venture na yan, dapat malinis. Kasing linis ho na pwede rin silang bigyan ng sarili nila uling prangkisa. Dapat ganun ho. Hindi ho yung madumi ka na pala, di ba? Hindi ka na po pwede. Parang ano yan eh? Parang yung isang truck driver. Nahuli ng LTO sa dami ng mga paglabag at ang mga katumbas ng ibang mga paglabag ay pagbawi.
ng kanyang pagkansila ng kanyang lisensya. At yung iba namang paglabag, ang katumbas po ay pagban sa kanya sa pagkuha ng lisensya mula sa pagmamaneho. Ngayon, para ho makapagmaneho, igagamitin ba yung sasakyan ng ibang tao? Magiging magiging pahinante? Ganon. At kapag walang nakatingin, eh dahil nga naman marunong rin siyang magmaneho, eh siya naman ang hawak ng manibela o ng timon para makapagpatakbo. Di ba? So, ganun ho nangyayari. Wala kang ng lisensya, nakasakay ka naman sa lisensya ng iba. Oh. Sa isang punto, magkano lang naman ang binayaran nila? Kaya yung 2 point something lang naman na bilyones. Kumpara naman sa trilyon ang babayaran nila sa pamahalaan. Pero ang dapat dito, ang BIR, bakit ito tulog-tulog? Di ba dapat trabahuin na yan? Singilin na yung dapat singilin sa kanila. Sampahan na ng kaso. Hainan na sila dyan ng ano eh. Bakit wala hong tax assessment? Di ba? Bakit walang tax assessment? Anong ginagawa ng mga taga-BIR? The same BIR na nag-issue sa kanila ng tax clearance noon. Tapos napatunayan, hindi pala talaga clear. Eh mga OGAGs kayo, ba't nyo binigyan ng tax clearance? Diba? Oh, kaya ang lakas ng loob magsalita, na-clear po kami. Ang NTC nagbigay rin po sa amin. Tapos ang NTC kalaunan, inaksyonan, umaksyon laban din naman sa Katol. Dapat consistent kayo. Para pinagsisipahan kayo lahat ni Pangulong Duterte. Ako, dudang-duda rin ako sa galaw ng BIR eh. Maski sa ngayon eh. Bakit hindi nyo itong ginagalaw? Hindi nyo kinakana ito? Di ba? May kinakatakutan ba kayo? Parang mga taga-NTC? Tangin si Senator Marcoleta. Si Congressman Marcoleta ang talagang tumitindig dito eh. Yun hong ibang mga tumindig laban dito. Wala na, nagsitahimik na. Di ba? Ang tanong, magkano? Ito, sabi niyo. Teka. For ABA, sabi niya, it presents a fantastic platform for us to achieve, sabi ni Mark Lopez ito, to achieve synergies in production content and talent management as well as maximizing our content delivery. Mga kababayan, pag sinabing content ito, hindi ito pagbablog. Diba? TV shows yan, mga kababayan. Katulad ho ng dati. Ang buhay na buhay sila. Oh. Alam niyo, magiging sistema lang nito eh. Naalala ninyo yung Amgara franchise nila. Diba? Nakinuha ng isang tauhan nila, ng isang engineer nila, na ang opisina, lahat-lahat, doon din naman sa Mother Ignacia. Ang tower, diba? Lahat-lahat, hindi naman talaga. Tapos nung nawala na sila ng prangkisa, yun ang ginagamit ng ABS. Kita niyo kalokohan? The same style lang din naman ang ginagawa nila ngayon eh. Dito lang ho kasi kakaiba. Kasi yung Amgara, kanila yun. Pinakuha lang nila under different name because of what? Ha? The constitutional prohibition regarding monopoly. Kaya, sa pangalan ng iba. Diba? I forget the name ng Amkara eh. Kaya lang kundi lang gago kasi itong mga taga-DOS. Diba? Nag-ooperate yung tao nila sa DOS doon sa Amkara. At pinasalamatan pa ni Jeff Canoy. Pinuri pa niya. Siya nagpahamak eh. Na hindi sana mabubuko agad yun eh. Nabuko tuloy ka agad. Di na tuloy nakatapos ng last day ng franchise yung Amgara, nabulgar agad, napahinto. Bakit? Hindi nila na-maximize tuloy eh. Kasi, mayroong isang tagaloob na naglabas ng video, ay ng picture, na binanggit yung pangalan ng tauhan nila na siya rin naman nag-ooperate doon sa Amgara. Sayang. Kaya pinagtatawa na noon yun eh. Ito pa, sabi, we look forward to be a greater service to the public as we come together in taking TV5 to the next level. Aba, taking TV5 to the next level.
What is the meaning of this? Kayo ang magpapatakbo ng ano? Kayo ang magpapatakbo ng singko? Diba? Grabe. Oh. ABS-CBN has always been the leading developer and provider of Filipino-related entertainment content, not only in the Philippines but overseas as well. Our companies have been have always had this cherished values of providing top and quality programs in the service of the Filipino, and together we believe we can achieve this in greater measure and success. Sabi ni Media Quest Holdings at PLDT Chairman Manny Pangilinan. Diba? This is obviously a merger. Now, the question here. Kikilos kaya ang Congress? Gagalaw kaya ang NTC dito? Abangan ho natin yan. Diba? Hindi ko naman sinasabi na dapat masabotahe ang negosyo ng mga Lopez. Hindi. Kung magne-negosyo, dapat tamang negosyo. Sumunod sa mga panuntunan. Diba? Ayaw nilang isara eh. Ayaw nilang magsarado. Ayaw nila. Diba? Pero hindi nangangahulugan. Hindi naman wala franchise nila. Napaso ang prangkisa nila at hindi sila napagbigyan sa panibago na hinihingi nila. Grabe. Kaya sabi ko rito, ABS-CBN, mas lumawig pa. Di ba? Naisahan ng gobyerno. Nga naman, 1.3 trillion babayaran nila. Tapos mag-a-apply lang sila ng bagong prangkisa, no? Ang laking halaga. Tapos magbabayad na sila ng tamang buwis. Kung dito naman po sila sa merger, 2.something lang billion ang babay ang binayaran nila. Hindi nila kailangan ng prangkisa. Gagamitin lang nila yung power ng franchise. Yan. Katulad lang ho yan ang sistema ng ginawa nila sa Amcara. Uulitin ko lang. Diba? Dapat ito. Kumilos dito ang ating Kongreso at ang ating MTC. Okay, tingin tayo mga messages. Sabi niya, hi, kung iisipin, Lopez at Pangilinan, partner yan na parang Meralco rin. Kaya dapat sequester ng gobyerno ang mga ari-arian ng Lopez. Okay, nice unity yan, i-criticize ang kilawan. Ay, asa ka pa. Special agent yan. Parang the new Katol Network is TV5. Correct. At Jeff Javar, parang hindi na rin nawala ang Katol kasi may TV5 na A to Z ni Villanueva at Teleradios Channel. Okay, kaso mahihina kasi yung mga frequency ng mga yun eh. Tsaka very, very limited kasi ano lang yun eh, pang free TV lang sila. Yan. Okay, and the TV, Shenandoah. Okay. Kaalyado na mga... Sabi ko sa inyo, paghapon, naantok ako eh. Sorry. Kaalyado na mga dalawang testi yan, kaya tikong bibig nila sa kademonyahan nila yan. And I assume eh, baka nag-uusap na ang team. Bubulagain na lang ang mga yawa. Eh, sana. Diba? Ito sabi, bawiin yung lupa ng gobyerno, yung dating juice mug, correct. Sa taong bayan yun. O kung hindi man mababawi, bayaran nila ang renta mula nung inacquire nila. Ha? Tapos, bilhin na lang nila. Ganun. O kaya naman, kung ako naman ang taga-gobyerno, hindi ko bibenta sa inyo yan. Magre-renta kayo sa amin based on the current prevailing value nito. At kami ang magtatakda ng rental price. Or else, get off the place. Kasi kung mabibenta ho yan nila sa privado, napakalaki ho ng value niyan. Ang mamahal ng lote dyan, tsaka lapit-lapit lang yan rito sa amin. Mga yayamanin ang kapitbahay nila dyan. Diba? Ang daming mag-aagawan dyan.
tatayuan ng magandang bahay, ganyan, para sa mga artista, o sa mga tayuan ng kondo. Kaya nga si Willie nagtayo ng kondo sa likod niyan eh. Sa likod ng Big Brother house. O doon siya nagtayo. Kaya lang kalaunan, binenti niya na tuloy yung kabilang tower. Eh, nawala na siya noon sa dos. So ang ginawa niya lang niya kalaunan na tenga yun, ginawa niya, binenta na lang niya. Kay Bilyar. Kaya yung Will Tower po kay Bilyar na yun. Yan, mula ng taong binigay nila sa kanila ni Court, bayaran nila from 1986 up to present. Excuse, so dapat, di ba? Oh. Yan natin ngayon makikita ho. Handaan, sabi nga sa inyo eh, napakarami yung challenges. Kaya kung ako opera sa gobyerno, magnolaw agad ako eh. Bakit? Potek, daming challenges. Tapos yung mga boss ko ba, magiging boss ko ba dyan, matatapang. Di ba? Ay nako. Nakaawa lang si Rodante Marcoleta eh. Siya na lang ang nagsasalita sa mga kasama niya dati. The rest, wala na. Tahimik na lahat. Pero some of them are still congressmen. Di ba? Ay, Tina, hindi ka nga.